So, yan mga repa. Tinanggal na namin itong mask ng forklift para mas madaling tanggalin yung drive axle niya. Kung maitanong nyo, ang problema nung unit na ito is umuugong ang forward at saka reverse. Umuugong siya. So, nag-decide na kami na baklasin yung drive axle para makita namin yung mga bearing at yung mga iba pang parts na may sira na. Yan. So, gaya ng nasabi ko, tinanggal muna namin itong mast. Tapos, nilinisan namin para mas magandang magtrabaho ng malinis. Para walang sagabal, kumbaga. Yan. So, ito yung makina niya. Para sa mga hindi pa nakasubscribe, click nyo lang. Pati yung notification, like nyo na rin, comment below, and share nyo na rin. So, ayan. Binaklas na namin itong drive axle niya. So, ito yung ATF supply sa preno. Tapos ito yung supply sa lubricant ng planetary. Ayan. Tsaka dito sa kabila. So, ito yung supply ng fluid sa preno. Tapos ito yung sa planetary nga. Kabilaan siya. Ayan. So, ang problema nito, maugong. So, titingnan namin yung mga bearing. Baka bumigay na yung bearing. So, bago nating baklasin ito, yung pinakang bungo niya, kung makikita nyo. Ikutin ko yan para magka-idea din kayo. Ayan. Ayan, pipihitin ko. Ayan. So, yan. Ganyan ang nangyayari habang umaandar ang ating sasakyan. Ito mga repa, walang pinagkaiba ito doon sa mga 4x4, 4x2 na sasakyan. Halos, basta sasakyan, halos similar sila. Wala silang pinagkakaiba. Yan, kung makikita nyo, lakas ng kalog. So, posibleng dito nang gagaling yon. So, gayang nasabi ko, pag nagbaba kayo ng drive axle, lahat ng parts na possible na maingay, palitan nyo na para isang babaan lang. So lalo na pag mga ganitong forklift, so medyo madugo ang ano, baklasan nito. So aalisin ko lang tong pinakang hub niya para makita natin yung loob. So tatanggalin ko muna yung tornilyo sa loob bago yung pinakang hub natin. So yun ang unahin ko. Yung iba naman inuuna yung hub muna bago yung tornilyo sa loob. So ito yung style ko. So yan, bahala na kayo. So para magka-idea lang kayo. So kung saan kayo komportable, kung paano baklasin, nasa sa inyo. So dito ako, yan, natanggal ko na yung ibang tornilyo. So naka-ready na siya. Huhugutin na lang natin. So nag-iwan lang ako ng konti na dalawang tornilyo para tatlong tornilyo para hindi siya malaglag. So hindi talaga siya malalaglag kasi may nut pa ito dun sa pinakang hub niya. So tatanggalin natin. So alisin natin ito. Ang tanong nyo ba, ito yung ginagrasahan itong drive axle natin o yung drive axle natin sa bearing, ginagrasahan ba ito? Ang sagot ay hindi po. Hindi po siya ginagrasahan. Kasi ang langis po ang nag-aano dito. Nagdadala, hindi grasa. Yeah.
So yan. Ito lang naman ay reference para magka-idea kayo. Kasi ito ay bihira sa mga makikita niya sa lansangan. Bihira, makakakita kayo ng forklift sa mga warehouse, cargo, sa mga kung saan-saan pang mga factory. Yan. So at least pag kayo nakakita ng ganito, ganun lang yan. Diba? So, ayan. Maalala ko nga pala yung sabi sa akin na nag-comment doon sa kabilang episode. Yung bearing daw nung hub bearing ko daw, hindi ko daw nilagyan ng maraming grasa. Siguro sanay siya na lagi niyang ginagrasahan ng marami ang mga hub. Yung po ay depende sa sasakyan. So hindi ko alam, baka mekaniko din siya or kaya nag-comment ng ganun. Hindi ko daw dinamihan yung grasa, hindi daw tatagal yung sasakyan, sabi ko. Yung po ay depende sa unit. Kung hindi yung mga hub, depende po sa design yan. So, huwag na po natin pag-usap. Baka mamaya, balikan na ko nyo. Ayan. Yung pinakang lock washer niya. Ayan, ikagaya niya. Wala kayo nakikitang grasa, di ba? So, hindi po ito ginagrasahan. Kaya nga sabi ko dun sa, ano, is depende sa unit. Hindi lahat ng hub ay ginagrasahan. So, ayan. Binaklas ko na. Kung may tanong nyo, ano ba yung langis na yan? Yan po ay Dextron 3 ATF siya. So bakit po may ano dyan, may Dextron 3? Yan po ay ginagamit sa preno. Kakaiba, di ba? May Dextron 3 ba na ginagamit sa preno? Depende nga po yun sa paggagamitan. Gaya ng nasabi ko, depende po sa application o paggagamitan ng Dextron 3. Yan. So, ipapakita ko mamaya sa inyo para din siyang clutch pack ng transmission. So, ito yung bearing niya. So, possible na dito din. Yan. So, mukhang smooth naman pero papalitan din namin ito. Sa ilang years na tumatakbo ito, so solid na yon sa kung ilang years, diba? So huwag na kayong magtitipid pag ganung sistema. So yan, natanggalin lang natin yung bolt. Pagkatapos itong mahugot itong bolt na to, uhugutin na natin itong pinakaano, nasa bungo niya. Mamarkahan nyo para hindi kayo pagsusoli nyo kung may manual book naman kayo, at hindi nyo namarkahan, walang problema. Pero sa akin, minarkahan ko para kung sakali iba ang magtuloy nito, so alam nila, may guide na agad. So para hindi lang ma-misunderstood yung ibang mga mekaniko. Ganun kasi kami dito, pwedeng iba ang magtuloy nito, pwedeng ako din ang magtuloy. Depende. So ayan, tinungkab ko na. Ito nga pala ay may mga partition. Yung sa kabila, yung pinakambungo niya, ang langis nun is 90. CE90. Tapos dito sa preno, Dextron 3. O tinatawag natin ETF. So ipakita ko to sa inyo para magka-idea din kayo. Baka iniisip nyo, paano ba nangyayari yun? O, paano ba nag-work ang forklift? Yan. So ganito ang loob nyan. Yan. Ito yung pinakang planetary natin. Yan. So, reference lang para magka-idea kayo. So, doon sa mga sumusubaybay sa akin, halimbawa, yung iba, nagtatrabaho sa mga factory. Yan, maraming forklift dyan.
o kaya nagtatrabaho sa seaport. Yan, maraming forklift dyan. So, sa iba pa, sa mga warehouse. So, at least, ma-idea kayo kung paano baklasin. Yan. So, ito yung pinaka-planetary natin. So far, chinig ko yung bawat gear niya. Okay naman, walang basag. So, walang problema dito sa ating planetary. Ayan. So, dito, ito yung lubrication ng ating, ano, ating ETF o Dextron 3 para sa preno. Dito siya. Ayan, gumagalaw kung nakikita niya. Ito yung pinakang disc niya. Lalapat yan doon sa pinakang clutch pack natin. Tapos dito yung supply ng Dextron. Tapos ito yung preno. Pag ginapakan niya yung preno, kabilaan yan. Ang laki ng pagkakaiba dun sa mga ordinaryong sasakyan, di ba? Ganyan siya sa mga industrial. So, ito yung pinakang clutch pack niya. Ito, yan. Wala siyang pinagkaiba sa transmission na sa clutch disc ng transmission. Wala siyang pinagkaiba. Yan. Yung mga nakakapagbukas dyan ng transmission, tingnan nyo mabuti. Wala siyang pinagkaiba. Although, dadalawa lang to. Ayan. Diba? Ito lang ay reference lang naman to. So, ayan. Halos tapos na tayo. Yung kabila na lang. Tapos, lahat ng bearing o ordering ko, pati yung mga o-ring o yung gasket, oil seal, papalitan na namin. Kumbaga, sa tagal nitong umaandar ay sulit na. Kaya, yung papalitan is palitan na. Ayan. So, ito, matatagalan itong mabuo kasi yung parts is for sample. So, binaklas namin yung papalitan. Tapos, gagawin namin sample. Ayan. So, nilagay na namin sa isang lagayan para hindi pa kalat-kalat. Ayan. Ganito ang itsura ng drive axle ng forklift. Ito yung bearing na umuugong, nasira na siya. Ito yung mga sinasabi ko na kung hindi nyo pa alam kung paano mag-check ng bearing, i-click nyo yung description sa ila sa baba. Nandun kung paano i-check ang bearing. So, yan. I-click nyo lang yung panoorin nyo. Malalaman nyo kung paano mag-check ng bearing. So, kunting ingat kasi ang bearing ay anytime pwedeng bumigay. Ayan. So gaya nga ng nasabi ko, matagal na sa servisyo itong forklift na to. Kaya itong mga bearing na ito is papalitan na namin. Yun. So yan. Nangalas na siya. Isa itong dahilan na maingay ang drive axle natin. Yung tinatawag nating marami kasi itong bearing sa may drive axle eh. Hindi katulad ito nung sa mga ordinaryong sasakyan. Kukunti lang ang bearing. Pero ito ang dami nito sa loob. Itong sa forklift. So, ipakita ko din sa inyo yung transmission nito. Kasi binaklas din namin yung transmission.
dahil yung oil seal niya is papalitin na rin, tumigas na. So gaya ng nasabi ko, pag ang oil seal ay tumigas, sigurado magtatagas yan. So dito, ayan, tinanggal namin yung oil seal niya, tapos binigay namin dun sa runner para bumili ng oil seal. Pero matatagalan to kasi yung bearing is medyo may katagalan bago dumating yung bearing. So original yung ginagamit namin dito, o tinatawag nating OEM parts. So ganito yan. Ito yung filter ng transmission. Tapos ito yung torque converter ng automatic transmission. So yan yung mga parts na tinanggal natin kanina. Maraming salamat. Rock on! Rock!